hindi naawat ng panakanakang pag-ulan ang mga kababayan nating bumisita sa sementeryo ngayong Undas. Yun nga lang, bukod sa siksikan, naging problema pa ng iba ang mga binahang puntod. Ang mga balita mula sa frontline ng pag-unita ng Undas sa report na ito. Hindi na nasusunod ang social distancing sa dami ng nakapila sa entrada ng Manila North Cemetery. Ang iba, walang face mask o hindi maayos ang pagkakasuot sa kabila ng utos ng Manila LGU na no face mask, no entry. At kahit biglang umulan, hindi nag-alisan ang karamihan sa mga nakapila at matyagang naghintay para makapasok sa sementeryo at mapuntahan ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Marami ring hindi pinapasok sa sementeryo dahil may kasamang bata na hindi bakunado kontra COVID-19. Pahirapan naman ang pagpunta sa ilang puntod sa Manila South Cemetery sa Makati. Puno kasi ng damo at nalubog sa baha ang ilang nicho kasunod ng ilang araw na pag-ulang dala ng bagyong Paing. Sa kabila niyan, hindi alintana ng mga kaanak ng mga yumao ang hirap para lang madalaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang ilan sumampa na sa ibabaw ng nicho at doon nagtirik ng kandila dahil baha ang paligid ng puntod. Lumusong po ako. Hindi naman po ako maarte. Siyempre, mahal mo sa buhay, ba't hindi mo lulusumin? Diba, sir? Sabi naman ng pamunuan ng Manila South Cemetery, karamihan rin sa mga binahang puntod ay abandonado na. Sa Manila Memorial Park sa Parañaque, dinalaw din ang mga puntod ng ilang kilalang personalidad, gaya ng libingan ng mag-asawang Ninoy at Cory Aquino, na pinadalhan pa ng bulaklak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ilang pamilya naman sinamantalang Undas para mag-reunion kasama ang kanilang pumanaw na kaanak, lalo't dalawang taong ding naghigpit sa Undas dahil sa COVID-19. Gaya ng pamilya Chu na may tradisyon pa ng pagsusunog ng paper money. Ever since yan ang tradisyon nila. Pagkawala daw ganun, parang kawawa rin sila. Kaya mayroon sa santo o nasa santo, tapos sa kanila yung may pangalan para direct makarating sa kanila. Sabay naman sa pagulitan ng Undas sa La Loma Cemetery sa Caloocan, may bakunahan din kontra COVID-19. Tapos hindi po magpa-booster, meron po tayo dito. First booster and second booster. Kaya naman ang 66 anyo sa sinanay Josefina, sinamantala ang pagkakataong makumpleto ang kanyang booster dose. Parang ano eh, bonus na eh. bonus ka na. Kasi wala akong time kasi minsan eh, nag-aalaga ako ng mga apo. Ayun, buti naman meron dito no, ang ganda. Ito ang naisip na diskarte ng Caloocan City Government para mapataas palalo ang kanilang COVID-19 vaccination rate, lalo't stricto sila sa pagbabawal na papasukin sa sementeryo ang hindi pa bakunado. Tatagal ang bakunahan hanggang bukas. Galit at dismayado naman ang mga kaanak ng mga yumaong nakalibing sa Legacy Memorial Park sa Malolos, Bulacan. Marami sa kanila, madaling araw pa naghihintay sa labas ng sementeryo. Pero magtatanghali na, hindi pa rin ito nagbubukas. Ito lang po ang sarado. Idadalawin ko po ang tatay ko sa nanay ko dyan eh. Lahat po, nandyan mga apo ko. Oh, ba't ganun? Sabi kanina mag-antay, ba't hanggang ngayon wala? Hindi tama naman. Paliwanag ng pamunuan ng Legacy Memorial Park, baha pa rin sa ilang bahagi nito dulot ng bagyong Paing. Nakapatay naman daw ang linya ng kuryente pero nag-iingat pa rin daw sila sa posibleng disgrasya. Pero dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng mga tao, eksakto alas 2 ng hapon, nagdesisyon na ang pamunuan ng sementeryo na buksan na ito sa publiko.